Ano gusto mong, anong pampalaya mo? Mio po, Mio. Mio, okay. Sige. Ngayon ka pala mga kapag-experience ng manual transmission, ha? Sabi mo ay nakapag-try ka ng automatic. Okay. Kaya lang, saan mo siya na, ano? Doon lang po sa harap namin, hindi po siya nag-diretsyong ganito. Ah. Anong pinagawa lang sa'yo? Ano po, yung... Anong tinanong, anong naituro sa'yo? Yung sa parking. Ha? Nag-parking ka na? Hindi po, I mean like, pag... Ah. Pag matapos na, ilalagay sa parking. Ah, sa park? Yung gears? Opo, opo. Okay. So, i-ano mo muna yun, i-disregard mo muna yun, ha? Kasi manual tayo ngayon, ha? Okay, para makapag-focus ka dito. Okay. Tuturuan muna kita kung ano yung mga dapat gawin kapag, halimbawa, umupo ka niya sa driver's seat. Ah, di ba? Okay, katulad ng ginawa mo ngayon, nag-seatbelt ka, nag-adjust ka ng upuan. Yan, okay yan, tama yan. Yun talaga yung gagawin mo. Kaya lang, ayun bang pagkakaupo mo dyan ay komportable ka na? Ah, sige, ayan. I-feel mo yung kung saan ka magiging komportable. Tapos, para ano, kailangan tinatry mong i-press yung pedal, yung clutch. Alam mo na yung clutch pedal? Sa major? Yung nandun sa leftmost, yan. Ito? I-press mo siya ng kaliwang paa mo. Dapat na isasagad mo siya hanggang flooring. Komportable. Hindi kahirap. Hindi. Hawak ka sa manubela. Yan. Tapos, i-try mong i-press yung clutch ng sagad. Na isasagad mo siya. Yes. Yan, okay. Yan, dyan kasi nagbe-base. Kasi yung clutch, yan ay nakadesign para pag-prenes ay naisasagad talaga siya. Okay? Sabi mo, komportable ka naman dyan na. Yan. Yan yung una. Pangalawa, set up mo yung side mirrors doon sa kaliwa at saka dito sa kanan. Mm-hmm. At least 10% ng body nakikita mo sa side mirrors. Dito sa kanan. Okay naman. Yan. Pati yung rear view natin. Ito. Kita mo pwede yung likod. Pwede po bakit nag-rock yung side mirror? Okay lang yan. Basta yung 10% kita, yung body. Yes. Okay, yan. Ito, rear view. Dapat kita yung likod. Pwede mo siyang i-adjust pagka medyo alanganin sa'yo. Okay na. Yan. Then, pang-tatlo, yan, seatbelt na. Nag-seatbelt ka na. Pang-apat, ilalaki yung pintuan. Yan. Okay. Ang tawag dyan sa ginagawa natin ay pre-start routine. Yan yung magiging habit ng isang driver na kapag magmamaneho, mapa-automatic man or manual transmission. Okay. So ngayon, tuturuan kita ang mga controls dyan pa kasi hindi mo pa alam na. Alam mo na yung mga controls dyan sa may sidings natin. Yung apat na buttons na magkakatulad, magkakapareha. Sa Windows yan. Yung may cross, naka-cross na button, nakita mo yan. Ay yung sa baba, yan. Yung may cross, yan oo. Alam mo na kung para saan. Di pa, okay, lock ng window yan. No? Lock siya ng bintana. Okay? Pag panalock yan, hindi siya makakukusap. Kahit pindutin mo yung button, hindi siya magbubukas. Pero yung sa'yo, mabubuksan. No, yung sa side mo. Pero yung tatlo dito sa likod, saka dito, hindi na. Okay? Tapos, di ba nilock mo yung pintuan kanina? No? Saan mo pinindot? Diyan. Mayroon din siya diyan sa baba na button. Yan. Pwede din diyan. Tapos yung may mga arrow na yan. Yung may mga arrows, yan. Sa side mirrors yan. Para mag-adjust kung wala sa setup. Okay? Kung wala sa 10% or wala sa 90% outside. No? Selector. Kung alin ang uunahin mo. Na-adjust. Okay? Ayan. So, lahat sa sasakyan mayroong ganyan. Okay? Punta tayo dito sa lever na yan. Ito. Kung may makikita ka mga symbols, ang dami ano. Ayan. Yan yung mga lights natin dyan sa harap at likod. Nandyan yung on and off. Switch on, switch off. Okay? Ayan. Ayan. Naro-rotate yan yung dulo. Ano? Ayan. Oo. Alam mo na yung mga tawag sa mga ilaw na yun na binubox, na ino-open mo. Hindi pa. Yan. So, from off, i-rotate mo na isa lang. Yan. Ang tawag dyan ay park light. Ang park light, maliit lang na ilaw yan dyan sa harap. Sa likod pa rin? Meron din. Meron din. Pero hindi ganun kaliwanag. Okay?
Then, i-turn off pa ng isa. Yan. Yan yung headlight natin. Yung normal na ginagamit sa gabi. Okay, para matatanaw mo yung ano na. Yan, off na siya. Nandyan din yung ating turn signal. Halimbawa, gusto mo lumiko pa kaliwa. Yan, nakita mo yung... Yan, left and right yan. Ano? Kung gusto mo lumiko pa kaliwa, ang gagawin mo sa lever na yun, ibababa mo lang. Signal down. Yan. Okay, signal up. Yan naman ay pakanan. Okay, intentionally, liliko ka ng kanan or lilipat ka ng linya. Okay, ganun ang gamit. Okay. Then ito ay para ito sa wiper. Dito. Diba, naambun, naulan. Sa baba, taas lang yan. Pwede mo naman ibaba. Yan. Ay, dire-diretso na siya. Okay. Yan. Then, may hazard lights tayo. Ito. Yan. Pag-pernes mo yan, try mo. Yan. So, dalawa sa harap, dalawa sa likod. Bali, apat na ilaw. Nakita mo siya? Yan. Oo, ganyan yung hazard lights. Ginagamit yan for emergency situation lang na. Oo. Yan. Okay. Then, yung ating horn toggle nandiyan sa gitna ng steering wheel. Sige, try mo nga i-press. Yan. Okay, ganun ha. Okay, o, punta tayo dyan sa dashboard. Dyan sa panel board. O, yan. Dapat alam mo din yan eh. Yung mga gauges na yan, ito, ang tawag dito ay speedometer. Oo, dyan mo makikita yung tulin or bagal nung minamaneho mo sa sasakyan. Then, yung sa baba, E and F fuel gauge. Diyan mo makita yung gaas. Yung sa dulo, yan, may mga number up to 8. Yan ay tachometer or RPM. Yan ay, diyan mo makikita yung running ng engine, yung revolution ng makina. Ibig sabihin, connected yan sa gas pedal. Na kapag prenes mo yung gas pedal, tataas siya. Depende sa pagkakapress. Try mo i-press yung gas pedal, tapos bitawan mo kagad. Ano, di ba? Pag binibitawan mo siya, nababa siya. Normally, below 1,000 RPM siya. Ang pagbasa niyan, 1,000, 2,000 kasi times ano siya eh. Times 1,000. Yes. Ngayon, ang ideal ni pagpipress ng gas is hanggang 2,000 RPM. Ideally, mas ano na yan, mas pinakang safe, pinakang matipid na. Yan. Okay. Pag umabot ng 3, 4, 5, medyo magastos sa gas. At the same time, matulin yung sasakyan mo. Maugong din yung makina. Oh, ganun yung mga pwedeng mangyari na. Okay, sa mamaya ay di ayusin natin. Yan ay temperature yan ng ating engine. Okay, pag yan ay yan normal nasa half yan. Pag umabot ng letter H yan, ibig sabihin hot or heat. Overheat na yung makina. Shutdown. Yes, pwedeng mag-shutdown or ma-damage. Okay, so yan diyan. So may mga gauge tayo na tinitingnan para aware tayo na yan. O, may gusto kang itanong dyan? Yan. Kung may makita ka mga numbers, ano? Okay, yung sa lower part, yan yung tinakbo na ng sasakyan na ito. Kilometer reading yan. Then, yung iba dyan, yan, mga, makikita mo may mga numbers pa rin, ano? Yan, sa gas yan, at yung iba dyan, yung sa dito, may temperature tayo dyan. Hindi lahat ng sasakyan ay mayroong ganyan. Depende pa rin. Siguro pag medyo high-end yung sasakyan mo, mas marami pa yung features na makikita mo dyan. Oo, it's depend pa rin sa sasakyan. Ano? Okay. So, punta tayo dyan sa pedals. Ayan. May tatlo tayong pedals dyan. Ang yung clutch pedal, yung nasa leftmost, yan. Ang ginagamit dyan is kaliwang paa lang. Na, yung brake at gas nandito. Yung gas nandito sa kanan, yung brake nasa gitna. Yes. Ang ginagamit naman dyan is yung kanang paa. Okay. Hindi pwedeng magpalipat-lipat yung mga paa na. Then, bago tayo mag-start, kailangan malaman mo kung para saan yung mga pedal na yan. No? Para alam mo kung gagamitin mo na sila or hindi. Unahin ko yung clutch pedal. No? Ayan. Yung clutch pedal may tatlong gamit. Tatlo lang ha. Una, for starting. Pag magpapastart ka ng engine. Yes, dapat napipress po yun ng sagad. Kasi hindi mag-start yung engine hanggat hindi nakapress ng sagad. Yan. Nung araw, yung mga sasakyan nung araw, kahit hindi mo pinapress yung clutch, na-start, umaandar siya. Kaya lang hindi pa rin safe. Kaya mas safe pa rin talaga na nakapress yung clutch. Okay? So para matry natin, so shut off ko yung engine. Okay. So ito, papakita ko lang sa iyo. Yan. So ikaw mag-start. I-on mo ng pag-anon. Counterclockwise.
Huwag mo muna tapakan yung clutch. Basta i-on mo lang siya agaw. Okay, sagad mo. Yan. So, hindi siya i-start, no? Wala tayo naririnig na sound ng engine. So, try to press the clutch all the way hanggang flooring. Right now? Okay. Tapos, i-start mo yung engine sa... Yan. Aria. Yan ang gamit niya, no? Actually, yung mga bagong sasakyan kasi ngayon, ganyan na talaga nangyayari. Kailangan press mo na yung clutch all the way hanggang flooring din start. Okay? Yan. Pangalawang gamit ng clutch, kung bakit natin kailangan i-press hanggang flooring, is for shifting gears. Ito. Yan. So, kung may makikita mga numbers, yan yung mga gears ng sasakyan na to. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit aling gears dyan ang ipasok mo or insert or ilipat, kailangan mong tapakan si clutch all the way hanggang flooring. Kaya napansin mo kanina, di ba, nung nag-adjust tayo ng upuan, pinapress ko sa'yo. Kasi, pag hindi naka-press hanggang flooring yung clutch pedal, tapos nag-shift ka ng gears, maganit or matigas, pag pinilit mo siya, pwedeng ma-damage yung transmission. Okay? Normally, pag nag-shift ng gears, kailangan malambot lang, mabilis lang siyang ilipat. So, kailangan naka-press yung clutch all the way hanggang flooring na. Yan. So, laging tatapak ng clutch agad sa tuwing ikaw ay mag-shift ng gears. Kahit aling gears dyan. Basta't kung ano ang intention. Okay? Pangatlong gamit ng clutch for stopping. Kung gusto mong pahintuin yung sasakyan, kailangan ipepress din yung clutch. Sagad pa. At the same time po? Yes. Na-brake? Yes. So, pwede ka naman huminto na brake lang. Kaya lang, mamamatay yung makina. Yun ang sa manual transmission. Kaya tayo nag-press ng clutch pedal to avoid para hindi mag-shout out of yung engine. Para di mag-stall. Yun. Okay? So, tatlo lang gamit ha kung bakit kailangan i-press. Starting, shifting, tsaka stopping. Yan. Kung wala dun sa tatlo, yung gagawin mo, don't try to press the clutch. Ha? Okay? Kasi magkakaroon ng engine failure. Ayan. Oh, may question ka sa clutch. Wala pa naman. Okay, mamaya na. Ah, sige, punta tayo sa brake pedal. Yan. So, ang brake natin, ay may dalawang gamit. O, dalawa na lang. Di ba? Mas nabawasan. Dalawa lang. Di ba, nakatry ka na ng automatic, sabi mo? Saan mo ginamit yung brake pedal ng inyong automatic na sasakyan? Saan mo ginamit? Parang, doon pag automatic, ano? Pag inapakan ko, ano nangyayari? Sa stop. Pero stop. Pag iniwan mo, magugo. Yan, okay, ganito. Tama yung sinabi mo. Yung brake pedal or brake ay first stop. Yan, first stop. Pero dalawa eh. No? So may nawawalang isa. Unang gamit ng brake is for slowdown. Para pabagalin. Na, hindi lang pag-stop. Kasi let's say nasa 80 km per hour yung takbo mo. Kung stop agad, wala mo, di ka? Ay, di, ma-aksidente. So, slow down muna bago stop. Na, yan, yan. So, paano gagawin yung slow down? So, gently press the brake pedal. Pag naramdaman mo nag-slow, hanggang doon na lang yung pagkaka-press. Kumbaga, mayroong steady pressure. Yeah. Kasi pagka diniin mo pa, stop na ang kasunod na. Kailangan yung clutch din kasama. No. Kasi kung babalikan mo yung clutch pedal, tatlo lang gamit. Di ba? Oh, yan. Kung magdidecide ka mag-stop, dun ka magpe-press ng clutch. Okay? So, magkaiba ha. Pag slow down, don't press the clutch. Just brake gently lang. Na. Okay. O, punta tayo sa gas. Okay. Ang gas pedal, ay may dalawa lang din na gamit. Ang dalawa lang ha. Una is for increasing speed. Pag lagi kang nakapress ng gas, ang gusto lang ng sasakyan mo ay tumakbo lang siya ng tumakbo. Speed lang siya, increase speed lang siya. Na? Ngayon, pag tinanggal mo yung paa mo sa gas, ang mangyayari sa sasakyan mo ay magdi-decrease ng speed. Okay. Hindi siya, hindi niya marireach yung gusto mong pag-decrease ng speed, hindi niya marireach eh. Kasi wala siyang accurate kung kailan siya magbabagal yung gusto mong bagal. Para makuha mo yung gusto mong pagbabagal, applyan mo ng slowdown, ng half brake dun sa brake. Okay? So yun yung mga gamit ng pedal na yan, ha? Para at least may idea ka. May question ka sa mga pedals? Wala naman. Sige, punta tayo dito sa gears.
para lahat yan ipapaliwanag ko sa'yo para mamaya pag inoperate mo yan, alam mo kung paano yung tama, no? Okay. Okay, so may diagram tayo dito. Ito, oh, pasensya ka na sa koko ko, hindi ako nagagupit. Okay. May diagram tayo kasi para si driver, alam niya kung saan imu-move or isi-shift yung mga gears. Kasi yung usually yung guhit na yan, yan yung move lang ng cambio na to. Then yung center niyan, yung center dito, may center tayong tinatawag ito. In between ng 3 at 4. Yan. Yan ang center niyan. Ngayon, itong guhit na yan, from center dito, tsaka dyan, ang tawag dyan ay neutral position. Okay? O, dito sa gitna, ah. Nasa gitna yan. Yan yung center. Nandyan siya ngayon nakalocate, nakatayo siya. Ito mismo, yung gear shift natin. Ngayon, from center, dadaling ko siya dito, sa kanan. Yan. So, nag-move siya kasi ito yung way niya, eh. Yan. Okay. So, pag binitawan ko siya ngayon, automatic bumabalik ng center. Nice. Ganun din sa left, dadaling ko sa left. Bibitawan ko. Yan. So, wala siyang ibang binabalikan. Pabalik-balik siya sa gitna. Yan. Okay. Di ba? Yan. So, ang tawag dyan ay neutral position. Ganun yung paghahanap ng neutral position. Okay. Pag hindi siya bumalik ng gitna, hindi yan naka-neutral position. Okay? Yan. So, papaano yung gear? 1, 2, 3. Yan. Tuturo ko yan sa'yo. 1, 2, 3 at reverse. Ngayon, tatry mo yung i-press yung clutch ng sagad kasi ipapakita ko sa'yo kung paano yung shift ng mga gears. Okay? Sige nga, try mo nga. Yan. Tapos, huwag mo munang bitawan yan. No? Dahil ipapakita ko yung shift ng gears natin. Basta, try mo lang siya i-press pagka sinabi ko na pwede mo nang bitawan, saka magbitawan, ha? Okay. So, ang gear 1 yan, from center, ito yung centers na. Yan, yan. Dadaling, disregard mo muna itong reverse, okay? Mamaya tuturo ko sa iyo yan. Kung makikita mo dito sa diagram, from center, dadaling mo ng left, tapos taas. Okay. Ganun din ang gagawin mo dito. So, dalawin na ng left, huwag mong bitawan yung clutch, ha? Tapos tataas mo. Yan. Yan yung gear 1. Nasa gear 1 ka na ngayon. Okay. Tapos, kung titignan mo ulit sa mga diagram natin, diretso ng baba is 2 na. Yan. So, hawak sa gear, sa cambio, straight down. Susundan lang mo lang yung guhit. Yan. So, ang gear 3, madaling-madali lang. Pero marami nagkakamali dyan. Pero madali lang yung i-shift. Okay? Huwag mong tanggalin yung clutch, ha? Ituturo ko muna sa iyo yung tamang pag-shift para hindi ka magkamali. From gear 2, nandito yung gear 2 natin. Ngayon, dadali mo lang siya dito. Yan. Ngayon, pag nandito na siya, anong mangyayari kanina? Yung pinakita ko sa iyo kanina. Yan, bumabalik ng gitna. Then, itataas mo na lang ng isa. Ah, di ba? So, ibig sabihin, yan, huwag nang hawakan. Kasi yun yung chance na nagkakamali sa paglipat. Oo. So, just press lang dito, ganito lang. Pak. Nasa gitna. Then, push lang forward. Gear 3 yan. Ganun yung tamang shift. So, ipapakita ko kung bakit nagkakamali. Babalik ko ng ito, ha. So, ngayon, nagkamali dahil hinawakan si cambio na ganito. So, syempre, nag-aaral, nakagrip, mahigpit yung pagkakahawak. Nung itinulak niya, pak, diretso ng 1. So, mali na. So, engine failure. So, balik ulit nanto. So, pwede naman siyang bumalik ng, pwede naman siyang pumasok ng 5. Kasi ang ginawa, hawak sa cambio, isinama papuntang gitna, pak, lumagpas ngayon. Nung itinaas niya, so 5, patay yung makina. Yan, okay. Kaya, ano, oh, sige, butay mo muna yung clutch pedal mo. Okay. Kaya ang tamang shift para hindi magkamali, di kusa siyang babalik, itulak mo lang ng dito, kusa naman siyang babalik dito sa center, sa pantulak. Okay? Ano ba meaning na mga? Okay, yung mga gears na yan, kaya tayo mayroong gears para sa speed. Hindi kasi pwedeng magstay sa 1 or 2 or 3. Okay? So mamaya, masyano. Ngayon, ipapakita ko ulit sa iyo para ikaw naman mag-try. Sige, try to press the clutch ulit. Ayan. O, ganito yung gear 1, ha? Dadali mo ng leftmost, up. Yan. So, gear 2, hawak sa cambio. Pag gear 2, hahawakan talaga siya kasi kailangan mo siya hatakin pababa. Yan. So, gear 3, push ng konti, then push. Yan. Tapos, kailangan mong ibalik sa neutral dito. Yan. So, para makasigurado, just move sideways. Yan. Ayan, pag bumalik, neutral yan. Okay, ikaw naman mag-try, ha? Sige, press ulit ng clutch.
gear 1, insert mo nga ng gear 1, gear 2, gear 3, yan, okay, neutral, o, oh, diba? It's very simple. Okay, so ngayon, itry mo na doon nakatingin sa harap, syempre. Kasi pag nagsisip ng gears, hindi nakatingin sa cambio. O, hawa ka sa manabila, tingin ganun sa harap. O, touch down, hige-insip mo nga ng 1, 2, 3, okay, ito lang. Yan, okay, neutral. Yan, yun, kung ano naman, yan. Di ba ganun lang kalambot siya? Kasi nakasagad yung clutch natin. O, sige, bitawan mo naman na. Okay, so yung reverse pa paano? Okay, ang reverse, madali lang. Kung titignan mo ulit sa diagram from center, ang way niya is papunta rin ng left. Tapos itataas, ano? So, halos same ng 1. So, sige, try mo yung press ulit yung clutch. Papakita ko sa iyo, ha? Sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo ang pumasok. Kasi same sila ng diagram ng 1, eh. Leftmost, up. Anong gear kaya? Reverse or 1? 1. 1, okay. So, ulitin ko, ha? Anong one. Gear? 1. Isa pa, tatlong try ka, ha? Ano? 1. 1. Okay. Bakit mo nasabi mo sa tingin mo? Based on diagram. Okay, so ganito. Yes, tama. Okay. Sige, ganito. So, same sila ng move nung gear 1, pati yung reverse, pareho lang, ano. Kung reverse ang intention natin, kailangan mapipindot mo tong selector na ito para sa reverse. Okay? Hanggat hindi mo naman siya pinipindot, tapos nag-shift ka papunta doon, 1 talaga ang pasok niya. Okay? So, ang reverse, nakapress ka ng clutch na. So, nakatayo yung gear shift, hold, leftmost, up. Yan, reverse na yan. Okay? Then, back to neutral, kahit wala ng pindot. Hatak ng konti, kusa siya babalik ng gitna. Yan. Okay? Reverse mo nga. Hold. Oh, yan, yan. Okay. Yan. Oh, tapos back to neutral. Yan. Okay. So, yan. Oh, na. Yan. Ganun na. So, gagamitin mo lang naman to kung intention mong mag-reverse. Okay. Oh, pahinga pa na. Okay. May gusto kang itanong dito. Yung kailan ko ginagamit yung 5 at 6? 5 at 6? Yan ay high speed na yan. Kunwari, nasa expressway ka. Yung dire-diret yung talaga siya, hindi traffic. Yan, pwede mong gamitin yan. Kasi usually nasa 80 to 100 ng speed niya. Matuloy na talaga siya. Okay, so madaling-madali na yan. Pagka ito, nakuha mo na itong 1, 2, 3, while driving, kuha mo ng i-shift yan, hindi ka na nagkakamali, madali na yan. 4 and 5, 6, madali na yan. Ito lang po yung preferred na speed. Yes, oo. Okay. So, laging mag-i-start sa gear 1. Kasi yan ang starting gear. Every time na nag-stop, back to gear 1. Then, reset ulit. 2, 3. Yan. Balik. Ganun ulit. Balik-balik lang siya. Hindi po pwede mag-start ng 2. Hindi. Mamamatay yung engine. Mamamatay siya. So, di ba? Napatakbo mo na yung sasakyan mo. Tapos napahinto ka dun. Kasi traffic eh. Ngayon, nag-stop ka at di gear 3. Nasa gear 3 ka. Nag-stop ka dun sa dulo. So, back to gear 1. Kasi nag-stop ka dun. Kumbaga, re-reset mo ulit. Pag-i-start ka ulit. Okay. Kaya kung mapapansin mo, pag di ba laging kumakambyo yung mga driver, yan yun. At mayroong timing sa pag-change ng gear. Hindi basta-basta galing ka ng 1, lilipat mo agad ng 2. Oh, may timing yun. Kanina, ipinakita ko lang sa iyo yung proper shifting dahil para hindi ka magkamali. Ngayon, gagawin mo yun on time, in the timing. No? So, example, gear 1. Kailan ka lilipat ng 2? Since marunong ka nang maglipat ng gear 2. So, may timing yan. Saan tayo magbe-base? Diyan. Sa harapan. Kaya nandyan sila. Okay? So, ang speed ng gear 1 ay nagre-range ng 0 to 20. Ang gear 1. So, it means, pag nag-20 ka na, kailangan mo nang ilipat ng gear 2. Okay? Kasi hanggang 20 lang siya eh. Anong mangyayari pag hindi ka nag-change ng gear? Pag nasa 20 na. Maririnig mo yung sound ng engine. Maugong na sobra. Kasi hinahanap niya na yung kasunod niya. Oh, diba? O, ang speed ng gear 2 ay 20 to 40. O, ibig sabihin, pag nasa gear 2 ka at na-reach mo yung 40, that is for next for gear 3 na dapat. Yan yung mga timing dyan. So, mamaya, gagawin natin yan. Okay? May gusto ka pa yung tanong dito? Wala naman. Punta tayo doon sa handbrake. Yan. So, si handbrake is nandyan talaga siya.
ginagamit yan, handbrake or parking brake. Park brake ang tawag dyan. Marunong ka na mag-disengage yan. Try mo nga. Ano, nakataas ko talaga? Yes, nakataas yan ngayon. Same lang yun ang sa automatic. Pareho lang siya. Yan, okay. Alam na. Sige, engage mo. Yan. Sige, yan. Okay, ito. The same time, halimbawa, nakakonfuse ka. Ano ba? Nakababa ba yan or nakataas? So, check mo dyan sa dashboard. Eh, nung nakita mo yung bilog na pula na may parang exclamation mark, yan. Indication na naka-engage yung handbrake natin. Okay, disengage mo, tapos check mo. Oh, ibig sabihin, kapit pa yan. Dapat mawawala siya. Yung ano, hindi, ibig sabihin hindi pa siya nakababa 100%. Ha? Oo, hindi, hindi pa. Hindi pa siya nakababa. Yeah. Oh, di ba? Yan. Oh, di ba? Yeah, disengage ulit. Disengage. Yan. Oh, ganun lang yan. Basta't importante, before moving, naka-disengage na siya. Okay. Hindi po siya, hindi po gagalaw. Kagalaw. Kaya lang, masisira yung preno mo. Oo. A-under siya. Kasi malakas yung engine eh. Kaya niyang i-under kaso mga masisira pala, madadamage siya. Okay. Oh, may question ka? Wala pa. Okay. So, tuturuan kita mag-control ng sasakyan dahil ang manual transmission kailangan ay makokontrol. No? Okay. Para makontrol mo yung sasakyan, lalo itong manual transmission, mayroon tayong tinatawag na biting point. Biting? Biting point. Kumbaga sa Tagalog, kagat. Ayan, ayan. Bite nga, ano. So, yun ay nangyayari sa clutch. Ayan. Lahat ng controls natin ay nandyan sa clutch. Di ba, nasa traffic ka. Liliko ka sa masisikip na likuan sa kanto. Aatras ka, magpaparada. Ayan. So, lahat ng sitwasyon na gusto mo mabagal at makokontrol ang sasakyan, si biting point ang makakatulong sa'yo. Doon tayo sa clutch mula. Without pressing the gas muna. Yan, ano? At si biting point ay manangyayari din yan sa gear 1 at reverse. Ibig sabihin, pag naka-insert ka ng gear 1, hahanapin mo talaga si biting point. Pag hindi mo hinanap si biting point sa gear 1, patay yung makina. Yun lagi ang mangyayari, mamamatay si makina. Okay? So, papaano mahanap si biting point since na-engage mo na naman yung gear 1 or reverse? Dun sa clutch pedal, bag, di ba, nag-engage ka ng gear 1, tumapa ka ng clutch. Nag-press ka ng clutch, nag-engage ka ng gear 1, mahanap po si biting point kapag nirelease mo yung paa mo sa clutch ng gradual. Dahan-dahan. Okay? So, para mas madali mong mahanap yung biting point, ma-feel mo yung sasakyan mag-move forward na. Mag-i-start na siyang mag-move forward. Okay, yun. Ganun ang paghanap ng biting point. Okay? Pag nahanap mo si biting point, i-hold mo yung paa mo sa clutch. Kasi nahanap mo na siya. Okay? Huwag mong pakawalan dahil pag pinakawalan mo yung paa mo, mamamatay pa rin yung makina. Okay? Yan. Di ba pag may hinahanap tayong isang bagay, kinukuha natin? Ganon din sa clutch. Since biting point ang hahanapin natin, kailangan natin i-hold, hanap, kunin natin siya. Okay? So, tuturuan kita ng stop and go para matuto ka mag-control ng sasakyan na manual transmission. Okay? So, wala muna tayong press nung gas. Diyan muna tayo sa clutch. Try mga muna i-press yung clutch muna. Ayan, na-press muna hanggang flooring. Tapos, sige nga, try mga i-release ng gradual. Dahan-dahan. Sige nga, try. Oh, medyo mabilis yan. Oo, mabilis yan. Mamamatay yung makina pag gano'n. Sige. Oh, mabilis pa yan. Mabilis pa yan. Nakikita ko kasi yung paa. Sige. Mas mabagal pa ng kunti dyan. Para exercise mo na tayo. Yan, ganyan. Ganyan na ganyan ang gagawin mo sa paa mo. Okay, sa clutch siya. Di ba itinataas mo ng ganyan kadahan-dahan? Pag nag-umpisang mag-move yung sasakyan, i-hold mo yung paa mo. Okay, sige, try mo ulit. Hindi, huwag mo siyang bibitawan. Just hold lang dyan. Kasi mamamatay yung engine eh. Sige nga, try mo nga press ulit. Tapos gradual ulit dahan-dahan. O, example, dyan nag-move, hold mo dyan. Yung paa mo. Tapos pwede ba mong gas? Hindi muna, wala mo ng gas. Kasi, tuturuan muna kita kung paano makontrol yung sasakyan. Yung gas, madali na yan, ano, i-add na lang natin yung letter, no? Ngayon,
sige, press mo na yung clutch. Yan. Tapos gradual ulit, dahan-dahan. Okay, hold. Yan, ganyan gagawin mo ha. O sige, pahingan mo muna at baka napapagod na. Okay. So, bago tayo mag-move, tuturuan muna kita diyan sa pagpipihit ng manibela, syempre. Yeah, para mamaya pag nag-move tayo, alam mo kung paano pihitin. Hawakan mo ng 9 o'clock and 3 o'clock position. Yan, tapos just turn to left, full turn. Full. Kumbaga, ubusin mo yung hindi na siya maiikot. Ayan, naikot pa siya, sige, full. Yan, yan, hindi na siya iikot talaga yan. O, di ba? O, dito naman sa kanan, full turn mo din ulit. Okay, hanggang sa hindi rin siya maikot. Yan, okay, full. Yan, sagad na. Yes, madami talaga yan. Okay, so, di ba naiikot mo siya ng sagad? Left and right. So, dapat aware din tayo na habang iniikot yung manibela, mayroong sumusunod na gulong. Agad-agad. Okay. May idea ka na? Alin? Yung front wheel natin. Okay, di ba naka-full turn sa kanan? O, naka-full... Ay, sige, full turn mo nga. Sa kanan. Oh, okay, full. Yan. Yung ating front wheel na andun, dun siya nakaharap. Okay. Pag nag-full turn ka sa kaliwa, dun din siya haharap. So, dapat, since marunong ka mag-full turn sa left and right, dapat marunong ka rin dumiretso. Yung front wheel, kailangan maidediretso natin. Alam mo na yan? Hindi pa? Okay, full turn mo ulit kahit saan. Oh, full turn mo lang ha. Para maidiretso natin yung ating front wheel, yung space na nasa steering wheel natin na malaki, yung butas dyan sa steering, yan. Galing ng full turn, twice mo lang siyang ipapantay dyan sa ibabaw. Dalawa lang. O, bibilangan mo. Okay. Yan. O, diretso na yan. O, diretso na yan. O, doon ka naman mag-full turn sa left. Balik mo lang, bilangan mo. Yan. Oh. Ah, diba? Kasi hindi natin kita yung gulong kung diretso eh. So may palatandaan tayo sa steering wheel. Oh. So halimbawa, may doubt ka pa. Di pa mag-move forward ka ng kaunti para maramdaman mo kung talagang diretso. Okay? So yan yan, ha? Kasi mamaya, magtatry tayo mag-full turn na nag-move tayo. Then magtatry din tayo mag-straight na nag-move tayo. Para hindi tayo paganong-ganong sa daan. Okay? So, for the meantime, mag-biting point muna tayo. Okay, clutch mga ulit. Yan, press the clutch. Ito yung pasunod-sunod na ha. Nag-press ka ng clutch. Engage mo ng gear 1. Okay, handbrake. Disengage mo na yung handbrake. Yan. Ah, hindi pa siya. Yan, okay. So, hindi mo pa siya itinataas yung clutch na. Okay. So, gawin mo yung pinakamabagal pa rin na pag... angat, pag naramdaman mo nag-start siya mag-move forward, yan ang yung biting point. Just hold yung paa mo sa clutch. Okay, sige. Ah, nag-move na na. Oh, hold mo lang yung paa mo sa clutch. Hindi siya bibilis, hanggang dyan lang siya. Kasi yan yung control. Yes, yan yung control natin eh. Di ba sa traffic ganito nangyayari? Mabagal lang. Ah, ganyan lang naman. Tapos, halimbawa, nag-stop yung sasakyan na nasa unahan mo. So, ang gagawin mo sa clutch, ipabalik mo lang sa baba. Sige, balik mo sa baba yung clutch. Yan. Tapos, di dahan-dahan ka sa brake. Kung bibiglay na. Yan. Huwag mong tanggalin yung paabo sa pedal. Hindi pa tayo safe, ha? Para maging safe, ganito gagawin mo. Di ba, nakapress ka ng clutch sa brake? Back to neutral. Handbrake. Yan. O, safe na yan. Pwede mo nang tanggalin yung paabo sa pedal. Pwede na. Yan. Ganun. Laging magkapatid to, yung neutral, back to neutral at handbrake. Bakit natin ibinabalik ng neutral pag tayo nag-stop? Para pag binitawan mo yung clutch, hindi mamamatay yung makina. Bakit tayo nag-handbrake nung tayo nag-stop? Para pag binitawan mo yung brake pedal, hindi tayo gagalaw or iibo pag, lalo pagka hindi pantay yung kalsada. Ay, so yan. Na. Every time na nag-stop ka na matagal, gusto mo magpahinga yung paa. So, neutral, handbrake. Or handbrake, neutral. Maling doon. Okay? So, dun muna tayo sa biting point, ha? Kasi napaka-importante yan. Practice ulit natin, ha? Okay, clutch down ulit. Next, gear 1. Handbrake. Back.
hanap ng feel mo lang yung biting point pag nag-move forward, just hold. Hold mo lang. Yan. Ah, di ba? Simple. Late na ako, sir. O sige, o clutch muna ulit. Tapos dahan-dahan lang sa brake, ha. Clutch na dulo? O, clutch. Dahan-dahan sa brake. Hanggang sa mag-stop. Yan. O, para maging safe, anong gagawin? Unbrake. Yan. O, tanggal pa, ah. Ang pangit ko, brake. Ay, okay lang. Just, siyempre, sa umpisa lang yan. Mamaya, hindi, bawasan mo na lang ng kaunti. Yan. Paano ko mababawasan? Okay. Anong pinang-press mo ba? Paano ka mag-press ng brake? Sige nga. Ito po. Ganyan. Mm. O, medyo mabigat nga yung pagkakadiin. Medyo gaan naman pa ng konti. Yan. Ganon. Pero kung gusto pang gaan ng mas magaan pa dyan, mas maganda. Okay. Ganon gagawin mo. Di ba ganon ginawa natin sa clutch kanina? Pinatry ko muna sa yung ipabitawan ng ana. Kaya nakukuha mo ngayon yung biting point. Yung brake, ganon. Mas gaanan mo pa siya ng pag-press. Para hindi masyadong Okay. So, ito, baka magtaka ka. Di ba pinapahold ko yung biting point sa iyo? Nakahold na, no? So, yan ay gagawin mo lang sa mga sitwasyon na gusto mong makontrol yung sasakyan sa mabagal na paggalaw. Di ba, saan ba yung mga madaming sitwasyon? Sa traffic, pagpaparking, lahat-lahat. So, pagka ganito, hindi naman traffic, kumbaga, gusto mo lang dumiretso na lang, so, hindi tayo tatagal sa biting point. Okay. So, naka-hold lang tayo ng at least 3 to 5 seconds. Yun lang yung tagal niya sa pagkaka-hold. After nun, pwede mo na siyang i-release ng tuloy-tuloy. Okay. Okay. Tatry natin, ha, para mas magawa natin. Sige, clutch down ulit. Gear 1. Unbrake pa ba? Just hanap ng biting point. Okay, hold. Diba, na-hold mo na. Din mag-umpisa ka na mag-count. 1, 2, 3, 4, 5. O, tuloy-tuloy mo na tanggalin yung paa mo sa clutch. Dahan-dahan lang. Yan. Wala mo ng gas, ha. Natanggal mo na. Ayan. Ganto lang mangyari. Natanggal mo na yung paa mo sa clutch. Pero hindi na matay yung makina. Okay? O, medyo iwasan mo lang ng kaunti. Huwag mo ng gasan, ha. Para. Tapos just dito lang. Straight mo lang dito. Okay. Yeah, yan lang yan. Tapos, lagay mo ng kaunting gas. Kunting-kunti lang. Tapos, dito mo ganda yung saklan. Yan. O, dito mo. Lipat mo rito sana. Yun. And just kunting-kunti lang talaga siya. Yan. Straight mo lang dito. Ngayon, di ba, halimbawa, mag-i-stop tayo. Una clutch. Clutch down. Then, dahan-dahan sa brake. O, dun may apply yung kunting-kunting pagpipindot. Hanggang sa mapa-stop mo siya. Yan. O, para sa'yo, anong gagawin? O, tama yan. O, di ba? O, do ganun. Ayan, na-operate mo na. O. O, di ba nag-press ka ng gas? Ano? Nag-press ka ng gas? Tapos, nasa gear 1 tayo doon. So, kailan tayo mag-chichis ng gear 2? Habang nag-gas ka, papansin mo na yung speed mo. Kasi baka mamaya, nasa 20 ka na. O, that's the time na pwede ka na mag-shift ng gear 2. Yes, medyo may konting speed na yan. So, bago magpalit papuntang gear 2, tatapakan mo ulit yung clutch. Para mailipat mo ng gear 2. O, diba, nasa gear 1 ka, nagagas ka. Tapos nanotice mo, 20 na. O, clutch down, shift ng gear 2, then tanggal nung clutch. Wala nang biting point. Kasi nasa gear 2 ka na naman. Okay? Try natin. Ah, sige, clutch down. Gear 1. Brake, baba. Oh, just biting point muna. Okay, hold. Count ka lang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pwede mo nang alisin yung paa mo sa clutch. Gagas ka ng konti, ah. Sige, paabuti mo ng 20. Sige. Diretso lang, ah. Sige pa. Wala pa. Sige pa. Okay lang yan. Sige pa. Oh, yan na. Clutch down. Clutch. Yung clutch. Oh, shift. Yan. Oh, di ba ayaw mag-shift ano? Dito tayo. Tapos dahan-dahan ka sa brake muna. Mag-stop tayo. Dito lang muna. Okay. Para safe. Neutral.
Handbrake. Oh, pangapa? Pahinga. O, di ba? Kaya ako siyang gawin kasi sinasabi niyo. Pero pag wala na nagsasalita. Yes. Oo. Eh, mamaya, hindi na ako magsasalita. Ikaw na ang magtatry. Tatry na natin dito hanggang sa mga memorize mo. Tapos ikaw na mamaya ang magtatry niyan. Di ba napansin mo kanina ayaw lumipat ng 2? Yes. Pagka na-feel mo, di ba, ayaw lumipat, matigas. Huwag mo nang ulitin. Dahil ang ibig sabihin nun, yung clutch, hindi napipress. Okay. So, ngayon, so, babalik tayo dun sa pinanggalingan natin. Kasi, alanganin tayo mag-shifting dito eh. Kailangan meron tayong enough space. So, magre-reverse tayo ngayon. Nang diretso. Ayan. Okay. So, pag-reverse, biting point pa rin. Biting point makakatulong sa'yo. Okay, nga, clutch down. Inset mo ng reverse. Handbrake, baba. Same pa rin ha. Pag nag-move backward, hold ng clutch. Okay. Tapos check nung mirrors natin. Hold mo dyan ha. Okay, so minsan nararamdaman mo nabibilis yung sasakyan. No? So para bumagal siya, ibaba mo lang yung clutch, baba mo. Yan. Di ba, nawawala na yung biting point. Di, hanapin mo ulit yung biting point. Tapos hold mo ulit. Yan, ganyan ang pag-control. Okay. Tapos, konting pit sa kanan para dito hindi tayo pumunta ng gitna. Yes, dyan mo i-adjust ha. Adjust mo lang. Ganyan yung pag-control. Di ba, mas madali mo siya makakontrol dyan. Okay. Kung gusto mo mag-stop, huwag na. Doon tayo mag-stop sa medyo malayo-layo ng konti. Adjust ka ng konti dito. Para lumabas tayo dyan sa gitna. May tindahan na dito. Doon tayo sa medyo malapit-lapit doon sa may truck para medyo may space tayo. Pwede po pa bilis sa drivers? Pwede, kung kaya mo makontrol. Pero ang mahirap ano kasi... Ano kung aapakan ko? Di tatanggalin mo yung paa mo sa clutch. Hindi mo nasa... Okay. Parang nasa gear 1 ka rin noon. Ang problema kasi dyan, blind spot. Side mirrors lang ang kita mo. Anytime na pag may tumawid, hindi mo siya maaana. Okay. Siguro, pwede na siguro yan. Clutch down. Dahan-dahan sa brake. Yan. Neutral. Yeah. Back to neutral. Okay. Clutch down. Okay. Then handbrake. Okay. Okay. Start ng engine. Okay. Clutch down ulit. Start. Yan. Okay. So ngayon, shifting ulit tayo papunta dun, ha. Alam mo na yung ano, step by step. Sige. Di ikakamad muna kita, ha. Para mamaya, alam mo na kung anong gagawin. Kasi yan lang naman ang paulit-ulit na gagawin mo pag nagdadrive ka na. Ganyan lang, shifting. Ano mo gagawin ko para hindi siya mag-stop? Para hindi mag-stop? Yung engine. Yung engine. So, clutch down, then saka ka magbe-brake. Kanina kasi, nag-stop tayo. Nakapag-stop tayo ng okay. Kasi nag-clutch down ka eh. Ang problema, hindi na ibalik sa neutral. Ito po? Oo. Tapos nung binitawan mo yung clutch, yan, patay talaga siya. Kasi naka-insert yung gear. Okay. Kaya ito lagi magkapatid yung dalawa. Na. Okay. Sige, forward ulit tayo ha. Okay, clutch down. Ayan. Biting point muna. Tapos, pwede mo nang tagtagin yung paa mo sa clutch. Gas ka ng konti. 20 ha. Yan yung time para mag-shift. Okay. Ipa. Clutch. Shift. Gear 2, baba. Ulit, hindi siya kumakas. Yan. Okay, tagtag ng clutch mo. Tanggalan ng clutch. Yan. Huwag mong gas ha. Wala mo ng gas. Para di tayo mag-speed. Yan. So, di ba mag-i-stop tayo? Clutch down. Brake ng dahan-dahan lang. Yan.
hindi pa tayo safe, neutral handbrake. Yan, oh, safe na yan. Pwede ka nang magbitaw. Yan, oh, ganun, ha? Okay. Oh, ganun na ganun ang gagawin mo pag mga shifting gears.